Sa iba pang balita, nananahimik ngayon ang Bulkang Mayon matapos magdulot ng pangamba sa mga residente na nakatira malapit doon dahil sa pagbabadyan nitong pumutok. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, hindi ito dahilan para maging kampante ang mga residente, maging ang mga otoridad. Narito ang ulat ni Rema Peñaflor. Ipinalita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC na kasalukuyang nananahimik ang Bulkang Mayon pagkatapos na ilang senyales na sasabog ito. Ngunit nagbabala rin ito sa publiko na huwag basta-basta maging kampante dahil may posibilidad na mas lalong lumakas ang magma activity nito. Tulad na lang noong mga taong 1984 at 2000. Sa kasalukuyan nananahimik ang Mayon, subalit hindi po tayo dapat kampante kasi sa iba po nating monitoring parameters, meron tayong nakikitang magma intrusion at depth, no? Dahil ang ating mga ground deformation stations sa paanan ng bulkan ay nakakasukat ng inflation o yung bahagyang pagtaas ng lupa dahil po mayroong tumutulak na magma sa ilalim ng bulkan. Nakapagtala ng 3 volcanic earthquakes at 14 na volcano rockfall hanggang alas 5 ng madaling araw kanina ang PHIVOLC. Mas kakaunti raw ito kaysa noong mga nakaraang araw. Ngunit nakataas pa rin sa alert level 3 ang sitwasyon sa Mayon. Ibig sabihin, pinagbabawalan tumungo kahit sino man sa 7-kilometer extended danger zone. Patuloy naman nakikipagtulungan ang PHIVOLC sa lokal na pamahalaan para ingatan ang mga mamamayan nakatira sa may paanan ng bulkan. Pinaaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na huwag po tayong kampante dahil nandiyan pa rin po yung posibilidad na maaaring po tayong magkaroon ng pagsabog ng bulkan. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para Zonusite.